Well, music is my first love talaga. Oh, kasi kahit may mga time kasi na sinubukan ko na yung acting and then hosting. But hindi naman sa umaayaw ako, no. Pero bumabagsak talaga ako dun sa singing talaga yung mas gusto ko siyang gawin kasi parang I find it much easier kasi sabi nga nila kung ano yung talagang pinaka love mo na gawin sa lahat ng talent mo, parang feeling ko yun talaga yung pinaka kakagaanan mo ng loob. Parang easy to work with parang, your craft. Pag masaya ka dun sa ginagawa mo talaga. Talagang as in dire-diretso na yan and everything. Kung baga walang, hindi ka gaanong mahihirapan kasi you love what you're doing. Tama. At the same time, parang makaramdam ka man ng pagod pero hindi ka tulad nung iba na parang pag napipilitan kang gawin. Mahirap kasi na yung parang pilit. Kasi makikita yun sa aura mo, makikita rin yun sa actions mo, exactly. The way you perform, let's say kung performance man yan. So eto, tawag dito, single ka ba ngayon? Of course! Oh. Okay, sing. Ako rin naman single. Tawag ko yun naman mamaya. Ay, charot lang. And then, so, eto na ha. Tawag dito. Siyempre, di ba, what would you feel like people to feel when they listen to your music? Kasi may mga ano eh, ito aaminin ko na, may mga audience kasi na once you perform sa stage, makikita mo minsan on the spot yung mga audience na passive. Parang pumunta lang. At meron din naman na pumunta sila doon dahil gusto nila talagang manood kung paano ka mag-perform. At kasi minsan, parang ano yan eh, parang may mga distraction in every performances. Exactly. And it's how you handle it. Pag napadistract ka dun sa mga audience mong passive, talo ka. Pero naapektuhan yung performance mo. Apektado yun. So dapat iniisip mo, hindi ka magpe-perform para sa kanila, kundi magpe-perform ka para sa sarili mo. At the same time, para dun sa mga talagang real and organic audience mo na nandun. Exactly. Kasi tawag dito, and everything we do naman eh, lagi namang meron nasasabi ang tao eh. Kahit napakabait mo, pa Diyos ko, kahit mag-post ka ng ganito, ng ganyan, na alam mo namang hindi nakaka-violate, hindi siya nakaka-apekto sa ibang tao, pero may mga sasabihin niya. Kasi nga sabi nila, haters gonna hate. And by them, they will help us to be a better person. Pero yung iba kasi minsan, silent ano mo yan eh, mga fan mo din yung mga yan. Totoo. Kaya, ganyan-ganyan lang yan. Parang, for some reasons, dapat thank you ka na lang din sa kanila. Exactly. Kasi, nag-spend sila ng time, tapos passive audience. But the moment, kumbaga parang, the very fact nga doon sila, at kung ano man yung gagawin nila doon, parang, meron sila. Parang, hindi lang nila may ano sa sarili nila. Kaya pasalamat pa rin tayo sa kanila. Exactly. So, ayun, how did music change your life? Change my life. It's not really change my life, eh. Parang, kung paano ni-level up ng buhay ko siguro yung music, through music, I mean, is, ayun nga, kasi dream ko lang talaga to. Kumanta, yung mag-perform, ganyan. To be honest, Lady Chix. Yes. Yan, sinabi ko lang dati, gusto ko lang ma-experience yung life bilang isang singer. Yun lang yun. And then, sumunod doon, gusto ko din ma-experience kung paano kumita bilang isang singer. Gusto ko din ma-realize kung ano yung feeling pag pinapalakpakan ka ng audience as a singer. Yes. And I never thought na umabot ako ng 10 years na yung experience na hiningi ko sa kanya, sobrang tagal na nang binigay niya sa akin. Kaya sabi ko, whatever happens now sa career, parang yung experience na binigay niya sa akin, sobrang enough na yun. Kumbaga, thankful ka na. So, wala akong mahihiling. Sayang masaya na ako. Rampa na sa tugtugan at tawanan. Dito lang, sa tambayan ng bayan. It's tea time. Makichika, makitawa, at makisali sa programang punong-puno ng sorpresa. It's tea time. Dito lang, sa tambayan ng bayan.